Magandang araw mga tol, update natin ang mga nangyaring laban kahapon. May importanteng lagad kaya hindi po natin na-update agad. Ito yung laban ni Ify Ajagba, KSI at si Salt Papi. May payag din si Oscar De La Hoya ngayon na binigyan ng deadline ang kamponitang Davis para magbigay ng kontrata. Unahin po natin ang update kay Ify Ajagba versus Stephen Show. Magandang pinakita ni Ify Ajagba sa laban, siya ang mas agresibo at masipag bumato ng jab. Samantala si Stephen Show halatang maingat sa power ni Ajagba. Hindi masyadong bumibitaw ng suntok, kaya pagdating sa hurado panalo si Ify Ajagba via unanimous decision. May bagong kartada ngayon na 17 wins, 13 KOs, may isang talo. Alaga na rin ito ni Bob Arum mga tol kaya hindi malayong ipalaban kay Tyson Fury. Tingin ko hindi mananalo itong si Ajagba kung itapat agad kay Fury. Nakayanan ni Fury ang solid ni Deontay Wilder kaya siguradong kakainin lang din ang suntok ni Ajagba. Kaya kailangan pa ni Arum na ipalaban sa mas mabibigat na challenger si Ajagba bago itapat sa champion. Sa ibang banda naman, labanan ng mga boxing YouTuber sa US. Panalo si KSI via knockout sa round 1. Bagsak agad ang kalaban matapos tamaan ng hook sa panga. Pagkatapos ng laban, nag-call out agad si KSI. Hinamon niya si Jake Paul. Ito ang version ng boxing YouTuber sa US. Kahit hindi sila tunay na boksingero, kumukuha sila ng professional trainer at conditioning coach. Kaya makikita po natin na may galawan. Hindi tulad sa version natin dito sa Pinas. Bunga nga lang malakas, pagdating sa laban wala palang galawan. Sa kabilang banda naman, itong laban ni Salt Papi, ang ating kababayan, isang boxing YouTuber na nakabase sa US. Hindi rin nagtagal ang kalaban niya mga tol dahil tinapos niya sa round 2. Kitang kita na malaki ang kalaban pero mukhang takot bumitaw ng suntok. Hanggang nabigyan ng solid counter ni Salt Papi, bumagsak agad ang kalaban niya at hindi na nakarecover. Kaya panalo ang ating kababayan na si Salt Papi. Kahit mala underweight ang katawan niya mga tol, makikitang bumabato siya ng epektibong kombinasyon. Hindi bara-bara ang kombinasyon niya dahil maganda ang pasok at balanse. Ngayon matapos manalo si Salt Papi, biglang nag-call out naman si Jake Paul. Dudurugin daw niya si Salt Papi. Suportado naman ang kapatid na si Logan Paul ang laban. Sa ibang banda naman, Oscar De La Hoya, mukhang siya pa ang dahilan kung bakit hindi matuloy ang Ryan versus Tank Davis. Nagbigay kasi ng deadline si De La Hoya, hanggang Monday na lang daw ang palugit para ibigay sa kanya ang kontrata na pipirmahan ni Ryan Garcia. Wala pa daw kontratang natatanggap si Oscar De La Hoya hanggang ngayon. Pero sinasabi ni Tank Davis sa media na hinihintay na lang daw niya na pumirma ng kontrata si Ryan Garcia. Ibig sabihin mga tol, wala pang nilabas na kontrata hanggang ngayon. Yung balitang hindi pumirma si Ryan Garcia, peke yun dahil si De La Hoya mismo ang nagsabi, walang hawak na kontrata para pirmahan ni Ryan. Mukhang dito na magsisimula ang away mga tol para hindi na naman matuloy ang laban. Kaya abangan po natin yan. Mahirap kasi magbigay ng deadline dahil may pressure sa kabilang kampo. Siyempre hindi naman ganun kadali dahil The Zone versus PBC ang laban. Samantala bago tayo magtapos mga tol, kung naghanap ka ng tayan sa boxing, mag-message ka lang sa pin comment para ma-register ka ng admin. Maraming salamat po.